Wala akong mat. Wala akong exercising mat. Hindi na lang ni Sir Joy. Sa bangka. Kaya higa-higaan niya rin pagbasa ang bangka. Sige. Grabe, init. Why I need to exercise? Kasi ako po ay nakapag-jogging masyado or walking. Sobrang busy ng schedule ko. With the kids, business, other extra jobs. Yun. Also sa church activities namin as a volunteer worker. So, puno ang schedule. Pero, have to stay fit and healthy kasi medyo antrik ako. Ano ba? I mean, there's nothing wrong with gaining weight, pero if you feel not good about it, yung parang humingal ka, nahirapan kang kumilos, or some of your clothes are, or all of your clothes doesn't fit you anymore. Kahit sinasabi ng mga tao na okay yung katawan ko, tama lang, okay lang na nag-gain ako ng weight. Oh, tama naman yan, pero ano, gain weight at the same time, fit pa rin. Being fit doesn't have to be yung term nila, yung S-E-X-Y. It means you are in good condition, yung everyday activities mo, hindi ka nahihinder because of gaining weight. Yung nakakilos ka na maayos, nakakahinga ka, you feel good waking up every day and doing things, going around. For me, that's the definition of being healthy and fit. Okay. Yun, some people would, you know, mention about yung tumaba ka na, yung mabilis kasi talaga ano, mag-gain yung weight ko. For example, for straight 1 week, I had enough sleep, I ate a lot of carbs, maraming rice, maraming kain, mabilis lang mag-gain yung weight ko. And then if on the next week, I would, for example, stop eating rice or eating a little portion of it. Kasi kumakain talaga ako ng rice kapag parang talaga ako gagawin, I really eat rice. Kasi for me, parang wala akong ibang pagkukuna masyado ng energy since I'm not eating too much meat. So, eggs, so rice pa rin, tapos gulay, kumay fruits, ganun, bread, milk, yun. So, minsan ako confused yung mga tao. This week, mataba ako, tapos gain ako ng weight. The next week, payat naman tingnan. So, ganun ka bilis. Kaya, hindi rin ako pwedeng too much. For example, too much bawas ng kain, or hindi talaga kumain kasi sa assessment ko sa katawan ko, possible na it's either obese or maging yung tawag nila ito, yung sobrang payat naman, anorexic naman, parang ganun. Kasi sobrang drastic talaga pag nag-change yung weight. So, mahirap siya i-control, lalo na nung nangana ako kay Joey. Parang medyo hindi ko na-control yung ibang kain ko, yung
more on ano eh, consumption, ibig sabihin yung dami amount ng kinakain mo or yung diet mo everyday. Diet is mali yung conception kasi nandang natin yung diet yung sari diet. Eh, diet ako hindi ako kakain. Diet is, it's a set of meal or nutrition na ini-intake mo everyday na akma doon sa need ng katawan mo everyday or need ng katawan mo for certain activities, certain health conditions. So that's a meaning ng diet talaga. Hindi siya yung diet ako, hindi ako kakain. Maling conception po yun na pag diet ay hindi kakain. Okay? Or you can say, it's not in my diet to eat that certain food or specific food. So, sana mga ka-adventures ay may natutunan kayo. Medyo inaantok nga ako kasi late na. So, pero gusto ko i-share sa inyo ito. Sana may natutunan kayong kahit kaunti sa mga tips about health. Pero syempre, sabi nga nila, everyday ka namang nasa labas, everyday ka magtatrabaho, everyday kang active. Still, we need some exercise. We need brisk walking or mga lakad-lakad, okay, para mag-circulate yung blood, para lumabas yung mga waste, sa pawis, kanya yung katawan natin, para mas kumbaga maging maganda yung pangatawan mo everyday. So, kahit si Sir Joy, kapag matagal na siyang walang schedule ng basketball or walking, ganun, nanghihina din siya. Sinasabi niya talaga na kailangan talaga ng katawan natin ng exercise looking. Especially, like kami nung kabataan pa, sanay talaga, kumbaga, si Sir Joy, ano talaga yan siya, athlete talaga yan siya, or volleyball player siya, basketball, nung kabataan niya pa, so talagang very active siya. Kaya, mahirap din for him na yung, minsan kasi hindi na natin ginagawin kasi because we're too tired, because of our schedules, because of our work, especially mga family person na tie up ka na dun sa things that you need to do for the family or you need to do for livelihood na pinagkikitaan mo. So, nawala yung routine na mag-exercise or sumali sa sports, ganun. So, do your best pa rin talaga na magkaroon ka ng exercise, time to exercise or time to play or do sports. Kasi maganda pa talaga sa kalusugan yun. Ako naman, noon, nung kabataan ko, sumasali ako sa mga marathon, track and field, ganyan, more on takbuhan, yun talaga. Hindi ako masyado sa ball games kasi nga, yung coordination ko, parang hirap ako na pag tingin mo sa bola, parating nga, tapos hindi tatama dito yun sa mukha. Pero although, during PE ko, nung nag-aral ako sa seminary, nung college kami, may PE kami, volleyball, basketball, ganyan, bowling. Natuto naman ako. Napasa ko naman siya kasi grabing saya yung pag ano sa yung bola, tapos na nakuha mo siya, na-serve mo, ganun. Parang, ay, ang saya. Kasi ano, parang sa akin, accomplishment yun kasi hindi ko naman talaga ginagawa, no? Kumbaga, hindi ng line ng sports na meron ako. Tapos, I tried also mag-badminton, ganun. Pero, anything talaga na yung papalapit sa akin, tapos kailangan ko saluhin. Although, kung ang sasaluhin ko prutas, ganyan, star apple, catch na catch yan. Pero pag yung mga ball games talaga, sa ping pong, nakatry din ako, fun din, pero yun nga, medyo ano yung katawan ko talaga para gumalaw. Si Sir Joy kasi kahit ano yun, yung badminton, ping pong, kahit ano yun. Sa Palawan, sikat talaga yung ping pong. Mga student centers na meron silang mga ping pong boards na lalaro sila. So, fun. Masaya siya. Tapos, yung last kong na-try is yung dart. I join yung dart na tournament sa school namin for women's na department or division. So, pang ano lang, double yung may kasama akong maglalaro. So, shout out sa aking ka-team, si Attorney Stephanie Ikate. Ayan. She's a graduate of law. Teacher at the same time. Ayan. So, I had fun those times na nasabitan kami ng medal for second place. I think 2 years yun eh, na nakaka-second kami. So,
I'm happy naranasan ko yung mga ganun. Yung pangarap ko talaga dati archery, pero sabi ko, ang mahal, malung gamit, hindi ko ma-afford. Basta anything na yun, archery, dart, or yung kahit throwing of knife siguro eh, yung may target ka ganun. Parang masaya siya para sa akin. Yun. So, pagsanay ka sa ganung active, like, nag-hike ka sa bundok, like kami ni Sir Joy dati, sanay ka mag-hike tapos natigil ka, it will take toll on your health talaga din. Mabibigla yung katawan mo. Kailangan, sabi nga, gradual change lang siya. From being active, tahan-dahan lang hanggang sa maintain na lang. Hindi yung bigla, kasi mabigla kang tumigil. It's like an engine na bigla nag-break, bigla nag-stop, magka malfunction siya. So, ganun din yung katawan natin. Yun explain sa akin ng doctor when I experience some palpitations, ganun. Akala ko may terrorism na kasi yung mga symptoms, ganun. Tapos, nung nagpa-check up ako, clear naman lahat. Kasi parang you're feeling depressed, parang tired ka, pagod, ganun. Tapos yun, sabi ng doctor, ano lang daw, clear naman ako. It's just I need to go back to my routine, yung active na lifestyle ko, or kumbaga gradual lang daw yung pagtigil ko doon sa mga activity na yun. Kung mag-change ako ng other activities kasi magkakasakit ako kasi yun nga, from being active like swimming, snorkeling doon sa amin, tapos nag-hike, laro, ganyan, nag-jogging, tapos pagdating dito sa city, nawala talaga lahat yun. So, medyo mahirap pala yun. So, stay healthy and fit, mga ka-adventures. Because, sabi nga nila, ang luxury ngayon, ang iyong makakonsider as your kayamanan is your kalusugan. Your health is your greatest luxury in life. So, kasi bakit? Pa nagkasakit ka, naku, luxurious din ang room sa hospital, ang medicine, ang mga equipments, everything that you need. Pag nagkasakit ka is very expensive. So, if you can spend money for your vitamins, for your fruits and vegetables, for your supplements, for exercise, do something about it. Kung if you need, you have to pay a place para mag-exercise or mag-workouts, do it. Kasi it's for your health. Pero make sure na yun yung tamang workout para sa'yo, especially sa mga naging nanay na. Pag nanganak ka na, your body is different na. Mag-a-adjust yan ulit. So, pwedeng magkaroon ng damage sa buto mo if you go back right away to yung mga rigorous masyado na activities or workouts. So, make sure you have advices from experts, of course, sa mga may alam dyan. You try to read, you try to watch videos, what to do if you are a new mom or a recovering mother from cesarean, from giving birth, ganun. So, also kung ikaw ay may mga health conditions, make sure that you seek advices and you do the correct workouts and activities and exercises. So, that's it. Adventures. Thank you for watching.